paano nga ba talaga maliligtas? By faith lang ba? Or faith plus works? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Isa sa pinag-uusapan at pinagdidebatehan patungkol sa turo ng Biblia ay yung paano nga ba maliligtas ang tao. Ang isang view patungkol sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ang pangalawang view patungkol sa kaligtasan ay pananampalataya at kinakailangan ng mabuting gawa. So ito po no, makikita natin dyan na ang isang turo sabi faith plus works equals salvation. Ibig sabihin, kinakailangan mo daw ng pananampalataya at yung pananampalataya mo ay kinakailangan mong samahan ng mabuting gawa para ka maligtas. So yan yung unang view. Ang pangalawang view po is manampalataya ka kay Jesus at dahil sa pananampalataya mo, ligtas ka na. At since ligtas ka na, tsaka na raw po dadating or madadagdagan or makikita sa buhay yung mga mabubuting gawa. So yan po ang pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon, para naman po sa Bible verse ng salvation by faith alone, ang isa sa mga ginagamit nila ay ang Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Nasabi po rito no, for it's by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, regalo po ng Diyos, not by works, hindi sa mabuting gawa, so that no one can boast. Kaya daw po walang dapat na may pagmalaki. At isa pa pong ginagamit ay yung sa Titus chapter 3 verse 5. Nasabi rito, He saves us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Ngayon, regarding naman sa nagsasabi or nagtuturo ng faith plus works, ang ginagamit po nilang Bible verse ay ang James chapter 2 verse 26 na itang sabi, For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So parang makikita agad natin na, parang magkakontra agad, no? Sabi dun sa may Ephesians at sa Titus na ang kaligtasan ay by faith. Pero sinasabi naman dito no, sa may James na kapag wala ka daw faith, ay patay. So ano daw po yun, paano natin yun na aayusin? Tandaan po natin na ang Biblia ay salita ng Diyos at ang lahat ng nakasulat dyan ay mula sa Diyos. So kung nakikita natin na parang kontra, ay sa totoo lang po, hindi po siya kontra sa isa't isa. Ang mahalaga lamang po ay pag-aralan natin ng mabuti. At sa Biblia, meron pong tinatawag na hermeneutics. Ito po yung proper or art ng tamang pag-aaral ng Biblia. So, nakakatakot po na tayo ay nagtuturo tapos hindi natin alam itong tinatawag na hermeneutics. Magbibigay ako ng isang example no, na hindi related sa salvation. Dito sa Matthew chapter 7 verse 21, sabi rito, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi daw lahat ng tumatawag sa Diyos ko ay makakapunta sa langit. Ngayon, paano natin iintindihin yan? Dito sa may Romans chapter 10 verse 13. For whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So ano bang tama? Yung hindi lahat ng tumatawag na Diyos ko ay maliligtas o yung kung sino man tumawag na sa Diyos ay maliligtas? So again, since parehong nasa Bible po yun, yun po ay salita ng Diyos, pareho pong tama yun. Ngayon, depende nga po yun sa proper hermeneutics kung paano natin yun i-apply at kung paano natin iintindihin yung dalawang passage na yun. At kapag in-apply po natin yung hermeneutics na yun, hindi po yun magkakontra. So ganun din, same principle, kapag in-apply po natin yung hermeneutics dun sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 at i-compare natin sa James po, no? Ay hindi po yun magkakontra. So dapat alam po natin no, kung paano i-explain yung dalawang passage na yun kung marunong tayo sa hermeneutics. So dito sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9,
dapat makita po natin kung sino yung sumulat, sino yung sinulatan, bakit sinulatan. So yun po yung dapat na makita natin o part po yun ng hermeneutics. At ang masasabi ko po dito, si Pablo po ang sumulat at ang binibigyan din po na dito ay ang justification by faith. Yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ngayon dito naman sa James chapter 2 verse 26 no, na kung saan ay sinasabing faith without works is dead. So dito po ay ini-explain ni James sa mga mananampalataya noong unang panahon na ang tunay na pananampalataya ay kinakailangan mag-produce ng good works. So kine-question niya yung mga taong nagsasabing may pananampalataya pero walang good works. So yun po yung pagkakaiba nila. So in general makikita natin si James at si Pablo, pareho nilang dinidiscuss yung pananampalataya. Pero magkaiba yung kanilang parang intention no, regarding sa faith. Si Pablo, ang dinidiscuss niya is justification by faith o yung pagpapawalang sala sa magitan ng pananampalataya. Samantalang si James naman po, ang dinidiscuss po niya yung relasyon ng pananampalataya sa mabuting gawa at wala pong kinalaman sa kaligtasan ng tao. Ngayon po kung ang paniniwala nyo ay kinakailangan ng mabuting gawa para maligtas, paki-explain na lang po yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sa tingin ko po, parang mawawala to sa Bible ninyo, no? So hindi nyo to parang matatanggap itong Bible na to. So dapat po kasi lahat na nakasulat sa Bible ay tanggap po yun, no? So gagamitan lamang po yun ng proper hermeneutics. Ang payo ko lamang po sa mga nagbablog o di kaya gumagawa o nagtuturo ng mga Bible po, no, related sa Bible ay sikapin po natin na tayo ay maalam po sa hermeneutics, at least aware lang po tayo, no, para meron tayong good foundation sa tamang pag-intindi at least ay makapagbigay po tayo ng tamang explanation. So yun lamang po at maraming salamat.